Horacio Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at maawaing Ama, inaamin namin ang aming mga kasalanan at mapagpakumbabang dumudulog sa iyo upang makatagpo ng pagpapatawad at buhay. Nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga nalinang nagamot ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggang ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.
Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap namin sa 40 na paghahanda, ang aming kalooban ay iyong pangindapatin para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay, upang masaya naming maipahayag ang magandang balita ng iyong pagliligtas sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Bumalik kami sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligin niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan.
Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Nagtuloy kami sa gawing silangan. May hawak siyang panukat. Sumukat siya ng 500 metro. Pagkatapos, lumusong kami sa tubig na hanggang bukong-bukong. Sumukat uli siya ng 500 metro. At nang lumusong kami sa tubig, ito'y hanggang bewang. Sumukat uli siya ng 500 metro, ngunit yaon ay isa ng ilog at hindi na ako makalusong. Malalim ang tubig at kailangan languyin upang matawid. Sinabi niya sa akin, "Tao, tandaan mo ang lugar na ito." Naglakad kami sa pangpang ng nasabing ilog. Nang ako'y pabalik na, nakita ko ang makapal na puno sa magkabilang pangpang ng ilog. Sinabi niya sa akin, "Ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos na ito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig na dagat. Lahat ng lugar na abutin ito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pangpang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito ni mawawala ng bunga, pagkat ang didilig dito ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain, at gamot naman ang mga dahon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos! Diyos na makapangyarihan, kapiling nating kanlungan. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, munding mayanig man, kahit na sa dagat, ang bundok ay mabuwal. Sa bayan ng dakilang Diyos, patis niya'y may tuwang dulot. May ilog na galak sa bayan ng Diyos. Sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Sa bayan ng dakilang Diyos, patis niya'y may tuwang dulot. Nasa atin ang Diyos makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Anuman ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ikaw ay hahanga. Sa bayan ng dakilang Diyos, patis niya'y may duwang dulot. Magsitayo po ang lahat. Thank you.
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang pagdiriwang ng pesta ng mga Hudyo, pumunta si Jesus sa Jerusalem sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa at may malaking deposito ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Bethesda. Natitipon dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay at mga paralitiko. Hinihintay nilang gumalaw ang tubig sapagkat may panahong bumababa ang isang anghel ng Panginoon at kinakalawkaw ang tubig. Ang maunang lumusong pagkatapos makalawkaw ang tubig ay gumagaling anuman ang kanyang karamdaman. Doon may isang lalaking 38 taon nang may sakit at siya'y nakita ni Jesus. Alam nitong matagal nang may sakit ang lalaki. Tinanong siya ni Jesus, "Ibig mo bang gumaling?" Sumagot ang may sakit, "Ibig, Ginoo, wala pong maglulusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig. Patungo pa lamang ako roon ay may nauuna na sa akin." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka." Pagdakay gumaling ang lalaki, dinala ang kanyang higaan at lumakad. Nooy araw ng pamamahinga, kaya't sinabi ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, "Araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kutusan na dalhin mo ang iyong higaan." Ngunit sumagot siya, "Ang nagpagaling sa akin ang nagsabing, dalhin ko ang aking higaan at lumakad ako." At siya'y tinanong nila, "Sino nagsabi sa iyo na dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka?" Ngunit hindi nakilala ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya sapagkat nawala si Jesus sa karamihan ng mga tao. Pagkatapos, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan, "Magaling ka na ngayon, huwag ka nang magkakasala at baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama." Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ay napagaling sa kanya. Dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigin ng mga Hudyo sapagkat nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang panahon po ng Kwaresma, ito yung pag-aalaala natin ng matinding awa at pagpapagaling ng Diyos sa ating lahat. Pwedeng espiritual o physical na karamdaman. Sa ating ebanghelo ngayon, merong isang lalaki na lumpo na matagal nang naghihintay na siya ay makadama o makatanggap ng kagalingan. Maaari natin mapatanong na bakit siya ang pinagaling ni Kristo? Sa dinami-dami doon ng mga bulag, pilay, na hindi rin at marami pang may mga karamdaman, bakit siya ang nilapitan ni Jesus at pinagaling? Bakit hindi siya? Ang lalaking po ito ay 38 years nang merong sakit. Lumpo, naghihintay sa gilid ng templo, naghihintay siya na makatalon din doon sa tubig. Pero hindi niya ito magawa dahil siya ay hindi makalakad. At walang ibang tao na maaaring makatulong sa kanya. Pero ang ginawa ni Jesus, siya ay nilapitan. Ang dala ni Kristo ay kagalingan. Dahil siya ay pinagaling sa dami-dami na mga may sakit na nando doon. Ang lalaking ito ay 38 years nang may sakit. 38 years nang naghihintay ng kagalingan na makatalon sa tubig. 38 years nang naniniwala na siya ay gagaling at 38 years na naghihintay ng kagalingan. Bakit siya ang pinagaling ni Jesus? Dahil alam ni Jesus na ang lalaking ito, 38 years nang umaasa at hindi nawawala ng pananampalataya sa Diyos na siya ay gagaling muli. At nang malapitan siya ni Jesus, isang salita lang ni Kristo sa kanya,
ang Pongesus Nazareno saay nakalakad. Bakit kailangan tanungin ni Kristo ang lalaking ito ng tanong na gusto mo bang gumaling? Hindi ba obvious na sa loob ng 38 years, ang lalaking lumpo na ito ay naghihintay ng kagalingan? Pero bakit kailangan tanungin pa ito ni Kristo sa kanya? Marahil gustong malaman ni Kristo na baka ang lalaking ito ay nasanay na. Sanay na sa kanyang nakamiyas ng pamumuhay na talagang ganyan na lang. Pero hindi eh. Pinatunayan dito ng Diyos na gusto pa rin pala na pagalingin ito. Gusto pa rin niya ng normal na buhay, ang mabuhay, ang lalaking 38 years nang hindi makalakad. Kaya mga kapatid, kapag ang tingin natin sa buhay, parang walang-wala na. Yung meron tayong matagal ng karamdaman na paulit-ulit tayong nagdarasal sa Diyos. O kaya naman, kahit wala kang karamdaman pisikal, pero parang gusto mo nang bumitaw sa buhay, lumaban naman tayo. Katulad ng lalaking 38 years ng lumpo, maganda ang buhay. Marami tayo mga kababayan, kapwa natin, no? Na talagang lumalaban sa sakit, sa pang-araw-araw na pamumuhay. Sana ganun din tayo. Lalaban din tayo sa buhay na merong magandang bukas na napakaganda ng buhay na dapat tayo magpapatuloy. Sa isang salita lang ng Diyos, tayong lahat ay gagaling din. Kaya sa mga nawawala ng pag-asa, pagpapatuloy natin ang pagkapit natin sa Pongesus Nazareno. Makakamti natin ang pag-asa, ang ating pananampalataya ay lalong iigting at tayo ay gagaling sa anumang ating karamdaman. Sa unang pagbasa, narinig natin ang pangitain, ang propesiya ni Propeta Ezekiel na kung saan ang tubig ay dumadaloy sa kanang gilid ng templo. At kung anuman o sinuman ang madaluyan ng tubig na ito ay gagaling o tiyak mabubuhay ng habang buhay. Halaman man yan o puno, ito yung pagdaloy ng tubig ng buhay. At nung si Kristo ay nakabayubay doon sa krus at nalagutan ng kanyang hininga, ang senturyon, para malaman niya kung buhay pa o patay na si Kristo, ang ginawa ng senturyon, tinusok ng sibat doon sa may gilid, malapit doon sa kanyang puso, at mula dito, umagos ang tubig at dugo. Ito yung pagsilang ng sakramento ng binyag at sakramento ng Eucharistia. Ito yung pagsilang natin ng ating paglilinis sa ating mga kasalanan. Patungo sa Eucharistia na hatid sa atin ay buhay na walang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang higit nating nakikilala ang Diyos, lalo nating nauunawaan na lubos tayong umaasa sa Kanya. Sa bawat panalangin ang itutugon po ng lahat, Banal na Tagapagpagaling, tulungan mo kami. Banal na Tagapagpagaling, tulungan mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan naway lubos na mag-alay ng kanilang buhay sa paglilingkod kay Kristo, manalangin tayo. Banal na Tagapagpagaling, tulungan mo kami. Tayo naway magkaroon ng pusong bukas sa pag-aalay ng sarili at lumago sa pagsunod kay Kristo na may pusong maamo at mapagkumbaba, manalangin tayo. Banal na Tagapagpagaling, tulungan mo kami. Tayo naway magkaroon ng tunay na diwa ng kababang loob sa ating pakikitungo sa mga dukha at mga api
at makita natin ang presensya ni Kristo sa kanila, manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng pagmamahal at pagtataguyod sa mga nangangalaga sa kanila, manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. At tahimik nating dalangin sa Diyos ang ating mga pangpersonal at pangpamilyang intensyon. Panginoon Diyos, Ama ng mga dukha, bagamat batid namin ang aming mga kahinaan at pagmamalaki, dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong bayang nangangailangan ng iyong tulong. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayan, sumasamot, humihingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulungkot akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayan, sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, iniaalay namin sa iyo ang mga kaloob mong ito bilang pagtanaw namin ang utang na loob sa iyong paglingap sa amin araw-araw at bilang pagganap sa iyong pagkupkup sa aming lahat na iyong binubuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang manaming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo sa Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gabin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo.
bago niya pinagkisangkus ang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang maginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo, panginapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kabiyak puso, kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo." Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto o kinauupuan. Huwag na po kayong aalis o lilipat ng lugar. Ang pari at ang mga lay ministers po ang mag-aabot sa inyo ng komunyon upang maiwasan ang inyong pagdidikit-dikit. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kay tagal lang naman na ang apoy ay namhina, init ng pag-ibig dahan-dahan ng lamig. Sa bilis ng panahon, ang pangakay nalimutan, puso na inalay ay binabi ng muli. Nagbabalik loob ako sa'yo, pagpapatawad mo'y aking niling. Linisin mo, hugasan mo, palitan ang aking puso. Nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, Jesus. Kay tagal nang nawala, ang apoy ay nanghina, init ng pag-ibig dahan. Sa bilis ng panahon, ang pangako'y nalimutan, puso na inalay ay binabi ng muli. Nagbabalik loob ako sa'yo, pagpapatawad mo'y aking hiling. Linisin mo, hugasan mo, palitan ang aking puso. Nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, Jesus. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ang grupo ng kulay ng inyong inuupan
bago po kayo lumabas ng simbahan, tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Panatilihin natin ang physical distancing sa bawat isa. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong dalisay ang aming kalooban at panibaguhin mo ito sa aming pakikinabang upang ang tulong mo ngayon at sa hinaharap ay aming lubusang matanggap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladanilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan at kagalingan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Magsiupo muna po ang lahat. Maaari na pong lumabas ang mga nasa gilid at likod ng simbahan. Panatilihin po ang physical distancing. Maaari na pong tumayo ang mga nasa kulay dilaw na nasa gawing kaliwa ng simbahan. Maaari na pong tumayo ang mga nasa kulay berde